Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problema ang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabuluhang pag-aksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat yugto ng buhay. Ngayon ay Biyernes, September 7, 2012. Tugon, aksyon, ngayon, ito ang Responde. Magandang hapon, ako si Onin Miranda. Mga kaibigan, ang mga kooperatiba ay isang organisasyon kung saan ang mga miyembro nito ay nagsasama-sama para tulungan ang bawat isa, partikular na sa pinansyal na pangangailangan. Ito yung samahan kung saan ang lahat ng miyembro ay kailangan maghulog para sa kanilang savings. Inaasahan ito ng ilang mga miyembro dahil pwede silang mangutang kapalit ng bali na tubo. Dito sa Pilipinas, marami na rin mga itinatag na mga kooperatiba at pinangasiwaan ng Cooperative Development Authority. Pero hindi maalis na magkaroon pa rin ng problema. Katulad ng isang idinulog sa ating programa na gustong imedyo ang kanyang buong savings. Narito ang kanyang kwento. November 2010, nang maging miyembro ng Baus Co-op o Balanced and United Service Credit Cooperative, si Sir Nagualves. Pero Mayo ng taong ito, nagpasya siyang i-withdraw na ang kanyang membership sa kooperatiba. Nangako ang Baus Co-op na pagkatapos ng 2 buwan ay makukuha niya na ang kanyang savings. Pero mahigit 3 buwan na ay hindi pa rin ito nakukuha ni Sir na. At ayon sa Baus Co-op, depende pa raw iyon sa availability ng fund. Ito ang dahilan kung bakit lumapit na sa Responde si Presi Gualvez, ina ni Serna. Kwento ni Presi, nagkasakit ang kanyang anak na si Serna at nangailangan sila ng pera. Kaya nagpa siya silang i-withdraw na lang ang membership nito sa nasabing kooperatiba. Ngunit bukod dito ay may nadiskubre ang mag-ina nang humingi sila ng records ni Serna sa kooperatiba para makita kung magkano pa ang balanse niya sa loan na una na niyang nakuha. Inong para i-check ko kung magkano ang balanse at para mag-issue ako ng panibagong cheque, wala silang naipakitang records. Ito na ang lalo pang nagtulak sa mag-ina para i-withdraw ang membership at savings ni Serna sa Baus Co-op. Katwiran daw ng Baus Co-op, umalis kasi ang dating may hawak na mga record at nasira ang system kaya inaayos pa. Katwirang hindi naging katanggap-tanggap para kay Presi. Reklamo pa ni Presi, ayon sa kooperatiba ay wala rin daw silang makukuhang interes sa kanilang ipon dahil nag-withdraw na raw sila. Sa kanilang computation, aabot sana ng mahigit 14,000 piso ang kanyang mawi-withdraw na savings mula sa Baus Co-op. Malaking halaga na rin sana aniya para maipambayad sa kanilang mga pinagkakautangan. Siyempre, nangutang kami na dapat ibayad yon dahil doon sa sinabi nilang buwan na dapat makuha, eh, hindi nila binigay. Di siyempre, mahirap din sa amin dahil ipinangako namin sa inutangan, wala naman silang ibinibigay. Naniniwala si Presi na hindi lamang ang kanyang anak ang nagkakaproblema sa Baus Co-op. Aksidente kasing naibigay sa kanya ang isang dokumento na scratch paper kung saan nakasulat ang reklamo din ng isang miyembro ng Baus Co-op. Ah, palagay ko po hindi kasi itong binigay nila sa aking kopya, ito, ginamit nilang papel, isulat na sa Cooperative Development Authority. Iyon ay isang sulat mula sa isang pangkaraniwang miyembro ng Baus Co-op na nagnanais ding makuha ang kanyang savings mula sa nasabing kooperatiba. Ito naman ang mensahe ni Presi sa Baus Co-op. Sana po sa Baus Co-op, wag naman nilang pahirapan yung mga taong sumali, nag-ipon sa kooperatiba. Sana ibigay nila dahil sa sariling pera naman yun ng mga taong naging miyembro. Sana maibigay nila ng tamang kung ano naman yung usapan, ibigay nila. Huwag na nilang pahirapan kasi kahit natawag sa telepono, minsan walang sumasagot. Ako sa Irene Quintana, ang inyong koresponde. Saan nga ba nagkakaproblema at hindi mailabas ang pera ni Nagualvez? Yan ang tututukan ng Responde mamaya sa aming pong pagbabalik.